JM Pedagogical Vlog. Alam niyo ba guys, napaksang tinalaki namin sa asignaturang pagbasa noong nakaraang linggo ay ang tungkol sa teksto ng informatibo. Narito ang aking partner na si James Ryan para ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang kahulugan ng tekstong informatibo. Luisa, ang tekstong informatibo ay isa ito sa mga basahing depiction, nagbibigay ng mga makatotohanan ng impormasyon, naglalahat ng malinaw na paliwanag, at walang pagkiling sa paksang tinatalakay. Anong mga paksay ang alabong na nauuri sa tekstong informatibo? Alam mo, Luisa, pakubilang dito ang mga paksain tulad ng geografiya, siyensya, kasaysayan, panahon, hayop, at iba pa. Bukod dyan, ano naman ang mga sanggunian na alabong na naglalaman ng tekstong informatibo? Luisa, ang mga halimbawang sanggunian tulad ng mga balita sa pahayagan, encyclopedia, almanac, magazine, at iba pa. Pwede bang ibigay mo ang magabay na tanong sa pagsuri ng tekstong informatibo, partner? Luisa, lagi tatandaan na mayroong tatlong gabay na tanong sa pagsusuri ng tekstong informatibo. Una, kapag kakatiwala ba ang may akda o tagapaglathala? At pangalawa, makatotohanan ba ang impormasyon o datos? At ang pangatlo, napapanahon ba ang mga impormasyon o inalahad? Isa pa sa paksang tinalakay namin kaya tatlong uri ng tekstong informatibo. Pwede bang ibahagi muli, James Ryan, kung ano ang tatlong uri ng tekstong informatibo? Luisa, ang tatlong uri ng tekstong informatibo ay ang mga sumusunod. Una, naglalahat kung ito ang pangyayari sa kasaysayan. At ang pangalawa, pag-ulat pang impormasyon. At ang pangatlo, pagpapaliwanag. At ngayon guys, matutunayan natin ang pagbasa ng isang teksto na nauri sa tekstong nagpapaliwanag. Estratehiya, ang Kuya Kim Adventure, nagpapaliwanag tungkol sa sekulo ng buhay ng pawikan. Please watch this! Ano man ang hilig nyo, sagot namin kayo dahil there's something for everyone sa matanglawing adventure. Tara na sa malaparaisong isla ng Palawan. Adventure Warriors, fasten your seatbelt dahil ngayon tumagham ang adventure natin. Daalamin, wala kami this susunuin. Ito po si Kuya King, matanglawing. Mga mag-aaral, alam niyo ba ang siklo ng buhay ng mga sea turtles? Kuya King, alam niya! Ang mga pawikan ay tinuturing na isa sa pinakamatandang reptilia sa mundo. Mayroon silang matibay na shell na pumaprotektan ng mga panloob na organo ng kanilang katawan. Gayunpaman, nanganganib pa rin silang maubos dahil sa banta ng mga predators at magiging ng tao. Ang siklo ng mga pawikan ay dumadaan sa apat na yugto, ang pangingitlog, hatchling, juvenile, at adulthood. Ang bawat yugto ay may sariling katangian at paliwanag. Huwag mag-alala dahil narito ang buong team, idadetalye namin sa inyo. Bagong kaalaman, sagot namin yan. Ang unang yugto ng life cycle ng mga sea turtles ay nagsisimula sa pugat o pangingitlog. Ito ay nagsisimula kapag ang mga babaeng sea turtle ay naghuhukay ng buhangin sa baybayin upang mabuo ang kanilang mga pugad at maglatag ng kanilang itlog doon. Karaniwang sinasagwa ang proseso sa mga buwan ng tag-init dahil ang buhangin ay dapat magkaroon ng isang pinakamainam na temperatura para sa paglaki ng mga hatchling. Bilang isang nakawiling kautuhanan, ang mga itlog ng pagong ay may isang protection layer na binubuo ng isang calcareous shell at isang layer ng albumin. Ano ba ang calcareous shell? Ang calcareous shell ay isang matigas na exoskeleton na nagbibigay protection sa mga organismo. Ito ay komposisyon ng calcium carbonate. Matapos ang dalawang buwan ng incubation period, ang mga ito ay papasok na sa yugto ng pagsilang ng sanggol o hatchling. Ang yugtong ito ay nahati pa sa tatlong proseso. Adventure imprint, ano ba yung unang proseso ng hatchling? Ang unang proseso ng hatchling ay ang pagkalagot ng shell. Dito kinakailangan basagin ng shell. Gamit ang caracal na matatagpuan sa dulo ng kanilang mga tuka, ang buong proseso ay maaaring tumagal hanggang 3 araw hanggang sa ang lahat ay magsisimula na sa pag-aayos. Kaya matapos na makawala sa kaligid ng shell, sunod na rito ang proseso na pagkilos patungo sa ibabaw ng pugad. Magsisimula ang lumipat ang mga ito patungo sa ibabaw ng pugad. Upang magawa ito, nagsasagawa sila ng isang selya ng mga pagadaw na naging resulta ng pagdalos-dalos ng buhangin na nagsisilbing suporta para makaawag sa buhangin hanggang sa iwan nila ang pugad.
Hindi pa rin ang tatapos sa pagsubok ng buhay ng mga si Turtles. Sa katunayan, kinakailangan pa rin ang suungin ng panganib ng paggalaw patungo sa dagat. Sa gitna ng panganib ng mga predators, pagsusumikapan ng mga ito na tumungo sa dagat. At kapag nasa dagat na sila, gumugugol sila ng isang walang katiyakan na tagal na paglangoy upang makalayo mula sa baybayin. Pangunahing dahilan ay makataas sa mga mandaragi at maabot ang mga lugar kung saan makakain. Kaya nila ang pagsubok na ito, sila ay papasok na sa yugto ng juvenile. Ano naman ito? Adventure Market. Bilang isang juvenile, gugugulin ng mga kawigan ang kanilang buhay ng karagatan hanggang sila ay lumaki. Tumatagal ito ng mahigit isang dekada bago sila pumalik sa Pampang. Ang tagal ng panahon ito ay tinatawag ng mga siyentista bilang the lost years dahil sa matagal na hindi sila makikita ng mga tao sa baybayin. At walang sino man ang nakakaalam kung saan ang eksaktong lokasyon sila tumaparoon. Matapos ang mahabang panahon, nasa karagatan sila ay dadaan na sa siklo ng adulthood. Ipaliwanag naman sa amin ka Adventure Mariel. Kuya Kim, ang huling yugto ay tinatawag na adulthood. Kapag ang mga pawikan ay tumanda na at nakahanap ng kaparera, sila ay lilipat na ng lokasyon patungo sa breeding areas. Maaaring ibulig ng milya ang layo. Kapag ang mga babaeng pawikan ay mangingitlog na, sila ay babalik na sa baybayin na dating pinangitlogan sa kanila. Ilo ng buhay ng mga hindi kapanipaniwala at mga espesyal na hayop sa wakas ay natapos na. Na dapat nating alagaan at protektahan upang maiwasan ang kanilang pagtungkol. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na matutulasan kung gaano kamangha-mangha ang pawikan. Maging mapanuri sa pagmatsyal at mapangahas. Ito po si Kuya King at Andy Lawin.